Samantala, anim na magkakaanak ang nasawi na masunog ang kanilang bahay sa Tondo, Maynila. Kasamang nasawi ang isang bata at isang sanggol. At mula sa Tondo, nakatutok lahat si Von Aquino. Von? Piyang isa pa nga sa masaklap sa nangyaring sunog dito sa Tondo, Maynila. No? Bukod sa isang buntis ay dalawang menor de edad din ang nasawi. Migot na lang tayo! Binuhusan ng tubig ng mga kapitbahay at taga-barangay ang apoy sa apat na palapag na bahay na ito kaninang mag-alas 4 na madaling araw sa Kamba Extension Street, Barangay 25, Zone 2 sa Tondo, Maynila. Pagsabog ng kuryente man talagang totally, ang laki na kagad na sunog mo. Kasi puro kortina yung nasa labi. Tapos yung pinaka wallpaper niya ma'am, yung parang cotton. Kita mismo ni Richard Valisno na natutupok ang ikalawang palapag ng kanilang bahay. Yung pagkasabog po nung bombilya po, dun sa second floor po sa may hagdanan, pagsabog po, dumikit po sa may kortina, bigla po siyang lumihab. Agad siyang lumabas kasama ang kanyang ina at pinsa na kasama niya sa ground floor. Binalikan daw niya para gisingin ang iba pang kaanak sa iba pang palapag. Bumalik po ako, sinagawan ko po na bumaba na o tumalon na po sa bubong. Hindi na po ako makaakyat. Lalo pong lumakas. Pinalabas na po kami ng chairman po namin. Ang isang pinsan niyang nasa ikalawang palapag, nagbalot daw ng kumot sa katawan at sinuong ang apoy pababa para makalabas. Sunog po yung kalahating katawan niya. Ang tiyuhin naman niyang nasa ikaapat na palapag, tumalon sa bubong ng kapitbahay para makaligtas. Ayon sa barangay, dinala sa PGH ang dalawang sugatan. Ayon sa Manila Fire District, umabot sa first alarm ang sunog. Pero nang maapula ang apoy, bandang 5:40 ng umaga, tumambad ang mga labi ng anim pang kaanak ni Richard na natutulog sa ikatlong palapag. Nasawi ang kanyang kapatid, payaw, mga pamangking edad 2 taon at 6 na buwan, kanyang pinsang nagdadalang tao at asawa nito. Mostly nandun sila sa bedroom nila, magkakasama sila ron. Except lang doon sa isang infant na nasa kabilang kwarto. Not totally burned pa. More on sa nakita namin suffocation. Iniimbestigahan ng sanhi ng sunog at kung saan ito nagsimula. Pero napansin din ng mga otoridad na sa second floor lang ng bahay may fire exit. Kung magpapagawa po tayo ng bahay, consider po natin yung pagpapakabit ng fire exit. Pia, sa ngayon ay narito lamang malapit sa nasunog na bahay yung mga kaanak ng mga nasawi dahil hinihintay nga nila yung labi ng kanilang mga mahal sa buhay na posible daw na iburol ngayong gabi o bukas. Samantala, Pia, binomba muli ng barangay ng tubig itong nasunog na bahay para makatiyak na wala nang sisiklab na apoy. Pia? Von, bukod doon sa pagbomba ng tubig doon sa bahay na nasunugan, no, meron pa bang ibang klaseng pag-iingat pa ang dapat gawin lalo na ng mga katabing bahay? Pia, sa ngayon ay hindi mo na pinapayagan na makapasok yung mga may-ari ng bahay dito sa nasunog nga no, na kanilang mga tahanan. Pero so far, yung mga kapitbahay naman nila ay nananatili pa rin doon sa kanilang mga bahay dahil hindi naman ito nadamay doon sa apoy kaninang madaling araw. Pia? Alright, Von, maraming salamat sa iyo, Von Aquino.